Ito ang nakakagulat, mag-asawang Ruiz, guilty agad matapos tumangging magpalay detector test dahil iyon ang gusto ni Senator Raffy Tulfo. Senator Jinggoy Estrada, nasigawan ng wala sa oras si Franz Ruiz dahil wala na itong matinong maisagot at puro tawag na lang sa abogado niya sa tuwing tinatanong siya. Franz Ruiz di na madrawing ang mukha sa takot kay Senator Jinggoy Estrada at Senator Raffy Tulfo. Pero bago ang lahat Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick niya rin ang notification bell para mas maging up-tiri ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, inayawan nga sa pamilyang Ruiz ang polygraph test or sa madaling salita ay lie detection test dahil alam nilang doon sila masasabit. Ngunit ang pagtanggi nila ay isang malaking pruweba na talagang guilty sila mga Ruiz sa pang-aapi kay Nanay Elvie Vergara ayon mismo kay Senator Raffy Tulfo dahil takot silang masalang sa lie detector process. Mga abogado ni Franz Ruiz nakatikim din ng matlulutong nas insulto mula kay Senator Raffy Tulfo dahil ika nga niya ay mga mahihina ang lawyers nilang mag-asawa dahil puro mali ang itinuturo. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Sana makulong na yung among walang kaawa-awa kay Ate Elvie. Kunin yung mata niya, ilagay sa mata nat ni Elvie. Kakainis yan sa mga among ganyan. Porket katulong tayo, iganyan tratuhin sa mga katulong, wag ganon. Lagi akong nanunood nito pero ngayon lang ako nag-comment. Salamat sa Idol Raffy Tulfo. Mabuhay ka sa aming makasambahay na katulad ko din. Isang OFW. God bless po sa ating mga kasambahay." Yan na ang katapusan ng amo sa mga paglulupit sa kanya mga katulong. So ang amo ay nakamit na ang matindi at mabigat na karma. Ilang sobrang kalupitan nila sa mga trabahador. And that's end ang maltrato, malaking kamalasan. Franz Ruiz, ipinagpipilitan niya ang mga gusto niya. Ha ha ha. Gustong i-manipulate ang mga senador sa mga gusto niya. Sus, lami adyod pang kulatahon ug duwa kamata ug litsing yawa na Ruiz na iyan. Dayon lukuhin pisting yawa bayhana. Hindi yan marunong matakot kasi kung matatakot yan, hindi na maging sisinungaling sa mga senador. Ipatuloy pa rin ang pagsisinungaling. Sapat na kahiyan tatanggapin ng bata sakaling makulong mga magulang niya. May pag-asa pang magbago. Di na kailangan makulong habang buhay niya dadalhin kahiyang pamilyang Ruiz. End quote. Ang grado mo. Ikaw natatakot sa'yo eh. Hindi naman po ako nananakot, Your Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. Google pay ka lang. Hindi po ako nang Google pay, Your Honor. Kaya ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Sige ba, okay. Ma'am. May hamon lang ako dito, Mr. Chair. Yeah. Mabilis lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba kayo? Yung tanong ni Senator Tulfo, payag ba kayong sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon? Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. For the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at ready okay. Na po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine okay. Before this committee. So you better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hey, lang, only asking you, ikaw lang not ito. The others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kaya yung dalawa lang. Dapat po, pare-parehas. Hindi. Kami. Ikaw nga tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo na sila intindihin. Yes or no. Hindi po. Dapat kapareha. Hindi. So, hindi. So, ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz. Yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo.
kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun ang nakuha. Pero alam niyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi kayo na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kang tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman. Can you answer? May tanong ni Senator Tulpo, Mr. Ruiz. Kung wala kayong tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila, pinapato yung ginagawa. Hindi, mamaya na nga yun sila. Okay, huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. So kung alam kong ginagawa ko, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka lang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Wala nang paligoy-ligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the counsel. Then, Senator De La Rosa will be recognized. Yes. Papasagutin muna natin. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako itinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakantan ka natin ng Bayang Mag-iilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the counsel, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-o si Mrs., mag-o ka na siguro. Okay. So, Director. Just a quick question, Mr. Chair. Thereafter, Senator De La Rosa. Yeah. Nasaan ang yung anak nito? Pinatawag ko yung anak. Where's your daughter? Nasa? Nasa area lang po. Oh, where is she? Papuntay mo rito. Pinapatawag natin sa last hearing. Pwede ka pong ano, yung i-ano nyo ng CICL kasi po, kumbaga executive session kasi po yung aking anak bata pa. Nung sinabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time, yung anak ko po ay 15 years old lang. Pakilakas po. Pwede ka pong CICL, yung executive o ano po, executive session kasi po, yung aking anak, yung sinasabi ng Ate LB na sinasaktan siya at that time po, yung aking anak is 15 years old po lamang. There is a manifestation here coming from, manifestation request coming from Mrs. Franz Garcia Ruiz, the mother of the supposed to be child witness resource person here. The committee takes cognizance of your request. Under our rules, and we are also applying the rules of the Supreme Court, a child witness is defined as any person who at the time of giving testimony is below the age of 18 years old. And a child includes one over 18, but is found by the court when adopting the rules of the Supreme Court as unable to fully take care of himself or herself or protect, etc., etc. Yung anak niyo po ba, ito yung tinutukoy na naninirahan sa Batangas City? Yes po, Your Honor. So ito po yung nanggaling sa Mindoro, si Manang LB, inilipat sa Batangas City na merong di umano ay cover up pa at hindi pa rin siya nabibigyan ng tamang paglaya kung hindi naipos sa media ni Miss Maria Pebillar, kaya lang nalaman ng mga kamag-anak. At ito rin, yung siguro naging tugon ng state prosecutor ng Department of Justice kung bakit niya tinuturing na continuing yung naging krimen. Nagsimula sa Mindoro, papunta sa Batangas kasi nasa ilalim pa rin ng inyong pangangasiwa. Dahil anak niyo po yun, kayo po yung may hawak doon sa anak ninyo dahil ngayon gusto niyong protektahan yung anak ninyo. Yung anak niyo po noon nung nasa Batangas, sila rin po ay nagtatrabaho pa rin si Manang LB doon sa anak nyo. Kayo pa rin yung nagpapasweldo. Kayo pa rin yung employer, hindi yung anak nyo, di ba ho? Tama po. Correction po, Your Honor. Si Ate LB po, hindi po namin pinagtrabaho sa Batangas. Hindi po, pero nandun pa ho sa bahay nyo po. Bahay po nung anak nyo.
apartment po yun. Yes, apartment ng anak niyo na gusto niyong protektahan ngayon at gusto niyong magkaroon ng executive session dahil kayo yung magulang, ayaw niyong mapahamak yung anak niyo. The committee is taking cognizance of your request. And the committee is aware of the doctrine of the best interest of the child. Kaya nga sinasabi namin, at ito ay sinangayunan ng Department of Justice, yung pangangalaga nung paglipat doon sa anak niyo, kasi pagagalingin, and andun pa rin yung abuse, continuing yung abuse, mula Mindoro hanggang Batangas. Hindi, kung hindi siya natukoy nung social media, ay palagay ko nandun pa rin siya sa anak nyo. Hindi naman siya, hindi, kayo pa rin nagpapasweldo. Yung anak nyo ay nasa ilalim pa rin ng inyong supervision, di ba ho? So, hindi nyo pwedeng paghiwalayin yun na yung nangyari sa Mindoro at nangyari sa Batangas ay magkaiba. Iisa po yun, dire-diretso po yun. So, yung hiling nyo ngayon ay magkaroon na executive session para sa inyong anak. Yes po, Your Honor. Are there objections on the part of the members? Mr. Chair, is the daughter or son of the daughter of the Ruiz Copol still a minor as we speak? No. Po, pero the committee, as I've said, is aware of several court decisions na baka maapektuhan itong bata at mga ilangan ng tamang supervision. So the best interest of the child shall be the paramount consideration in all actions undertaken by this committee. So, Mr. Chairman, I submit to the wisdom of the chairman, Your Honor. So, kung magkakaroon tayo ng executive session mamaya na nandito yung anak niyo, we will be asking the members of the media and all others not... Mr. Chair. All other disinterested parties to stay out of the hall. Mr. Chair, in the name of fairness, gusto ko rin mag-detect to test ilan dito sa kanila. And I'm choosing JM and then Patrick Simbaon. Kasi sinabi ni Dodong, kanyang statement, na yung dalawa ay kasama ata sa pananakit base dito sa lisay na ito. So kayong dalawa, yes or no lang, willing kayong mag-submit sa isang polygraph test? Opo. Unahin natin si JM. JM, ibig sabihin ito, merong isang makina na gagamitin, hindi naman masakit yun, habang tinatanong kayo ng National Bureau of Investigation at malaman kung kayo ay nagsasabi ng totoo. Payag ba kayo? Opo. Payag si... let the records reflect that even without the assistance of counsel, John Mark Taromia alias JM is willing to undergo a polygraph examination. What about... Sino po yung isa? Senator Patrick Simbaon. Patrick Simbaon. Payag ka ba na... Payag po ako. Para malaman kung talaga nagsasabi ng totoo. Thank you, Your Honor. That's so all. The secretary is likewise directed to include in the polygraph examinations witnesses John Mark Taroma and John Patrick Simbaon. So directed. Senator Tulpo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So, wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po, siguro, bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po dun sa executive session. So, without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair. Senator Estrada. Madam France, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Hali. Konsulta mo sa abogado mo ang ibig sabihin ng executive session. Yun po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child in conflict with the law. Ikodi ko ka. Okay. Kapitan, balik kita ha. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiling at komento tungkol sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ng ito. Thank you so much po.